Naniniwala ba kayo na ang pamilya Marcos ay mga mababait na tao? Ako kasi talagang yan ang lubos na paniniwala ko. Kapag ka Marcos ang pinag-uusapan, mababait na nila lang ang mga ito. Wala po sa kasaysayan ng mga Marcos na sila po ay nang abuso. Ang pang-aabuso na ibinato ng mga kritiko ng Marcos Senior Administrations ay dala lamang po ito ng politika. At syempre, wala naman pong perpektong gobyerno kahit saang panahon, kahit sinong naging pangulo, nagkaroon po ng mga pang-aabuso at pagmamalabis ang mga nasa katangkulan. At yan naman ay in-address din ng ating dating Pangulong Marcos Sr. Kaya nga po sa kanyang panahon, nagkaroon po ng ombudsman o tanudbayan na ang mga nagmamalabis ng mga taong gobyerno ay dapat mapanagot sa batas. Pero kung sasabihin nila na ang pamilya Marcos ay mga masasama, ay wala po iyong katotohanan. Napakarami pong mga ebidensya na ang pamilya Marcos, mabuti po ang ginawa para po sa bansa at sa sambayan ng Pilipino. O ngayon, tanungin natin, itong mga DD sheets, ang mga Duterte ba, mga mababait ba yan? Meron bang mabait na tao na nagpapapatay ng kapwa niya Pilipino para lamang isulong ang kapayapaan partikular sa kanilang lugar? Hindi yung tama. Kung ninanais mo naging matahimik ang iyong nila, ang iyong nasasakupan, gawin mo ito sa tamang kaparaanan. Wala po tayo sa bansa kung saan ang umiiral na gobyerno ay pagiging diktador. Tayo po ay nasa isang demokrasyang bansa. Ang pagpapapatay ng kapwa Pilipino ay kailanman hindi po magiging tama. Simple lang naman yan eh. The end does not justify the means. Kahit sabihin mong bumuti ang Davao, kung naging kaparaanan mo dyan ay mali, hindi po yung tama. Pero totoo bang bumuti ang Davao? O totoo lamang na kaya bumubuti yan dahil natatakot sila at ayaw rin po nila magsalita sa mga Duterte dahil sa takot na nararamdaman nila? Kung paniniwalaan po natin ang mga pahayag ni Arturo Las Cañas, eh hindi po mabait ang mga Duterte. Sapagkat ayon mismo dito kay Las Cañas, itong si Rodrigo Duterte ang Lord of Drug Lords at the most dangerous person in the Southern Hemisphere, according yan dito kay Arturo Las Cañas. Tapos, itong hinahangaan nyo na si Vice President Sara Duterte, mabait ba ito o ipokrita? Meron bang mabait na tao na instead na kausapin mo diplomatically ang kapwa mo public servant, eh dahil ikaw lang ay mayor, ikaw ay nasa posisyon, eh wala kang habas na mananapak? Sasapakin mo yung isang sheriff na nagpapatupad lamang ng order ng korte? Mabait ba yon? Mabait ba ang isang ipokrita na katulad nitong si Fiona na during interview, eh medyo nalapit lamang yung mic ng isang reporter sa kanyang mukha, ay ginanon kaagad, tinapik at tiningnan na masama, nakalimutan niyang nakatutok ang mga kamera. Pero nang maalala niya, ngumiti kaagad. Di ba napaka-ipokrita at napaka-plastic na tao? Mabait ba ang isang Fiona na kung mag-represent sa kanyang sarili ay kakampi ng kapayapaan, pero siya pala ang ayaw sa kapayapaan? Ano ang sabi nitong si Fiona nang kine-question siya ng mga tao tungkol sa kanyang confidential funds? Sabi niya, ang mga kume-question sa confidential funds ay kalaban ng kapayapaan at ang kalaban ng kapayapaan ay kalaban ng gobyerno. Pero ngayon na nagsusulong ng kapayapaan ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos, ano ang sinabi niya? Ang pakikipag-usap sa mga yan ay pakikipag-usap sa demonyo. No more peace talk. No more amnesty. Ganun ba ang isang uri ng tao na naghahangad ng kapayapaan? Anak ng teteng. Ngayon, nakalulungkot, may namatay na sundalo dahil inambush ng mga CPP-NPA. Siyempre, yung suporta natin nandoon sa sundalo. Pero parang ang nakikita natin, ginagamit nitong si Fiona ang mga ganyang pagkakataon para mag-grandstanding sa harapan ng publiko at palabasin na mali po ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa muling pagbubukas ng peace talk dito po sa CPP-NPA at pagbibigay ng amnestiya sa mga kwalipikadong rebelde na lumalaban po sa gobyerno. Ikaw, Fiona, kung gusto mo talagang ikaw masunod, wait until you become the president of this country. You are just a spare tire. Yan ang katotohanan. Ang vice presidente, ginawa niyo yan kay Lenny Robredo, spare tire lamang. Wala kang karapatan para diktahan ang kasalukuyang gobyerno. Sino ka ba, Princess Fiona?
ang turing mo sa sarili mo, napakahalaga mo para pakinggan every now and then ang ating Pangulong Bongbong Marcos? Bakit mo papakiusapan si Pangulong Bongbong Marcos using public as your leverage? Sasabihin mo sa public, ito mga ginawa ng mga CPP-NPA, hindi katanggap-tanggap, kaliwat kanan ng pagpatay sa mga sundalo at mga kapwa natin Pilipino. O, kaya hindi ka pumapayag at sumasang-ayon sa usaping pangkapayapaan at amnestiya. Pero hindi mo nakakalimutan, pero hindi mo naaalala na ang iyong ama umamin ito sa harapan ng publiko na nagpapapatay ng mga kapwa natin Pilipino. Bakit yun? Hindi mo magawang tuligsain. Ayaw mo ng mga pumapatay sa kapwa natin Pilipino, pero ang ama mo nagpapapatay mismo sa kapwa mo Pilipino. Ano yun? Double standard kayong mga Duterte? O ngayon, dumako tayo kung sino ba talaga ang mabait. Siyempre, kasaysayan po ang pagbabasihan po natin. Ang kasaysayan ng mga Duterte, hindi sila mga mababait. Si Rodrigo Duterte, hindi po siya mabait. Siya mismo ang nagsabi na hindi siya tatanggapin sa impyerno, kaya kayong mga supporter niya, samahan niyo siya sa impyerno, sa langit. Tanging impyerno lang ang tatanggap dito kay Rodrigo Duterte. O, yun ang pakiusap niya sa inyong mga DDshits, samahan niyo siya sa impyerno. Bakit niya sinasabi yon? Kasi alam niya sa sarili niya na hindi po siya mabait. Eto, yung ipapanood ko po sa inyo, although replay po ito, pagpapakita po ito na kasaysayan ng mga Marcos ay talagang mga mababait na individual. Ito po ay may kaugnayan, syempre, sa nakalipas na 92 birthday celebration nito pong si dating ginang o unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Kaya muli po natin panoorin ang vlog na ito ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Kasi makikita po ninyo rito mula po sa kanyang mga magulang kung paano po pinahalagahan ito ang bansang Pilipinas at kapwa po natin mga Pilipino. Panoorin po natin ito mga tol. Replay lamang ito, pero gusto ko pong i-share muli sa inyo dahil sa mga proyekto dito ng dating unang ginang, nagpapakita po ito ng tunay na kabaitan ng mga Marcos at Romualdez. Taliwas ito sa mga nakita natin sa mga Duterte. Ang July 2, ang 92nd birthday ng aking ina. Ngunit siyempre, kagaya ng lahat sa atin, iba ang birthday at nasa gitna tayo ng pandemya. Siyempre, ang pinaka-importante lang, siya ay safe at nabakunahan na rin. Sa edad niya ngayon, alam naman natin pagka yung ating mga lola, yung ating mga nanay, kaligayahan niya, siyempre makita yung pamilya niya at ang mga institusyon at proyekt na pinungunahan niya nung panahon niya ng First Lady ay nagbibigay sa kanya ng sigla na nakikita niya na hanggang ngayon ay nandiyan pa at nakakatulong pa sa taong bayan, lalong-lalo na sa panahon ng pandemya. Kaya ang vlog natin ngayon, ang mother ko na ang magkikwento sa inyo kung paano nangyari lahat itong malalaking proyekto na hanggang ngayon ay nararamdaman pa rin natin ang pakinabang na idinudulot sa tao. Yan, nagawa ba yan ng Duterte sa loob ng 6 na taon? Puro build, build, build. Build, build, build. Puro utang naman ang ginawa para ma-build yung mga build, build, build na yan. Ang tanong, mababawi kaya ng Pilipinas yung mga inutang natin na yan para sa mga proyekto na yan na build, 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 na alam naman natin ang dami-daming nakinabang ng mga Duterte tauhan, kung ano man ang tawag sa kanila. Ano? Bilib na bilib kayo sa mga Duterte. Hayaan nyo na yan. Sige. Pero, kung gusto nyo pagpurihin si Rodrigo Duterte, purihin nyo lang ng purihin. Ang mahirap sa inyo kasi mga DDshits kayo, pinupuri nyo si Rodrigo Duterte, pero tinitira nyo si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tayo nagtatalo-talo eh. Wala namang problema eh. Lalong-lalo na, ito nga dapat topic natin, para lang to kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero kayo ang nagbigay ng dahilan sa akin para mag-shift bigla yung isipan ko at i-content natin si Rodrigo Duterte. Kasi dapat, ang content ko ngayon, puro Marcos lang. Ano ngayon kung nag-title ako dito, mababait ang mga Marcos, ewan ko lang kung mababait din ang mga tumitira sa kanila. Bakit kayo guilty kagad? Kasi tinitira nyo talaga si Pangulong Bongbong Marcos.
kung First Lady ka pala, ang mga tao bago pumunta sa presidente, pumunta sa akin kung meron silang problema. Mas akala nila mas madaling kausapin ako, which was correct. Kasi tumatalab ka agad ang puso ko. Sa puso ko kasi ulila ako, I was only 7 years old. Kaya I know what it is to be deprived. Pagka pala mawalaan ka ng nanay, miski may pera kayo, nawawalan ka ng lahat. High school ako, hindi ako nagpapamatrikula sa tatay ko, ako na. Natuto na ako mag-self-reliant. Kaya iniisip ko at ginalimit ko, hindi lang ang aking pag-iisip, kung hindi ang aking puso, paano tulungan itong nahihirapan sa Pilipinas. Dalawigan ng Ilocos North. Inihalal at itinanghal ng Pangulo ng Pilipinas. Laging presidente si Marcos, sabi ko, Ferdinand, now that you're president, what's my role? Now that I'm president, sabi niya, I'll build a strong house for the Filipino people. You make it a home. Then I reflected, what makes a home? Love. What is love made real? The good, true, and beautiful. What's the good, true, and beautiful? Culture. Kaya ang first project ko, the cultural center. First year or second year pa lang ako. Itong mga proyekto na ito ng dating unang ginang, hanggang ngayon, pinapakinabangan po yan ng lahat ng mga Pilipino. Eh, yung build ng Duterte ninyo, papakinabangan din natin yan, kinalaunan. Pero, ang mahirap kasi dyan sa build na yan, alam niyo, nabuo yan dahil sa pangungutang ng mga Duterte, ng administrations nito. Hindi man lang nag-isip na paano na lamang ang mga susunod na mamumuno, susunod na henerasyon, mababaon sa pagkakautang. Sana kung gusto na talaga nila ng maayos na proyekto, gawin nila. Pero not to the extent na ibabaon ng namumuno ang Pilipinas sa pagkakautang. Yan ang minana ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero alam niyo, magaling talaga si Pangulong Bongbong Marcos eh. Na-conceptualize niya, particular itong Maharlika Investment Fund, na isulong dahil naniniwala siya na ito ang magiging katugunan na makakapaglikha po tayo ng mga proyekto sa kasalukuyan at sa hinaharap nang hindi po tayo nangangailangan ng mangutang sa ibang bansa. Ibinaon ng mga previous leaders ang Pilipinas sa pagkakautang. O pero salamat kay Pangulong Bongbong Marcos. Kahit paano, ang halaga ng pagkakautang ng Pilipinas ngayon eh hindi na lumulobo ng todo kumpara sa naging paglobo nito sa panahon ng pamumuno ni Rodrigo Duterte. Yan ay pagpapakita ng isang kabaitan ng isang leader. Kasi pag mabait ang leader, hindi niya hahangarin na mabaon ang mabaon sa pagkakautang ang mga Pilipino. Kung ang pagkakautang ng Pilipinas ngayon ay nasa trilyones dolyar na, eh, ibig sabihin, sa bawat Pilipino, meron po tayong pagkakautang na libo-libong piso. O, naisip ba yan ang mga Duterte? Hindi. Puro pangungutang. Tapos, puro confidential funds ang laman ng mga utak. First Lady, dumating si Rockefeller, taga New York. Siya ang kasama ng tayo ng kanilang Metropolitan Opera House. Yung pagpunta niya dito, gusto niya i-tour siya dito, tingnan ng Pilipinas. Lumibot ako ng lubis, wala tayong hospital, wala tayong hotel. Walang magandang makita ko. Nung nandoon ako sa harap ng Cultural Center ngayon, sabi ko sa kanya, you know, Mr. Rockefeller, there will rise the Cultural Center of the Philippines. Sabi niya, saan? Jan, but that is water. Oh, Mr. Rockefeller, the first year are covered that with soil. The second year are dried the piles. The third year the building will rise. The fourth year the curtain will rise. Sabi niya, Madam Marcos,
It took the Rockefellers at least 10 years to build the Lincoln Center. If you can only build that in the next 4 years that your husband is president, I'll take off my hat to you. So ang ginawa ko, halaganap ako na sino makakareclaim. Tubig yan nung araw. At tayo ang nag-umpisa niyang reclamation, yung bagong syudad dyan. Nag-reclaim ako para sa Folk Art Center, para sa Miss Universe. Nag-proclaim ako ng 20 hectares para sa Convention Center, sa Coconut Palace. Lahat yan. Tayo nag-umpisa niyang new city na yan. Pwede palang gawing lupa yung tubig. Pagtayo ng Cultural Center, hindi pa tapos ang first term ni Marcos. Ini-invite ko na si President Reagan to inaugurate the Cultural Center. Biniimbita ko si Rockefeller. Sabi niya, masyado akong impressed. Sabi niya, I'm speechless. Mahihiya akong pumunta doon na tinanong ko pa ikaw at hindi ako maniwala na gagawa mo ito. Nagawa ko na within the 4 years that Marcos was president. Nung pumunta ako for the first time sa China, at si Chairman Mao, hindi lamang kumamay sa akin, hinalikan pa ang kamay ko. Nagulat ako. Sabi ko, why did you do that, Chairman? Sabi niya, because I admired you for so long. Because when you became First Lady, the first project you had was culture. You were attacked and you were subjected to many negative things, but you continued to finish the Cultural Center. You know, Mrs. Marcos, China, sabi niya ganyan, was united not by the gun. Doon kami nagkaisa sa Cultural Revolution. Anyways, mga tol, pinakita ko lamang po sa inyo ang kabutihan sa puso ng dating unang ginang Imelda Romualdez Marcos. Maraming mga video sa channel ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos that will show kung ano talaga ang situations ng panahon ng panunungkulan ng kanyang ama. Kung paano nito ninais na mapabuti ang Pilipinas at ang buhay ng bawat Pilipino. At ngayon, ang mga proyekto na yan ng dating Pangulong Marcos Sr. at ng unang ginang Imelda Romualdez Marcos, ipinagpapatuloy po ito ng ang kanyang anak na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang pinakamaganda sa kasalukuyan, dahil siyempre iba ang pangangailangan noon at sa kasalukuyan nating mga Pilipino, mas in-improve ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagnanais ng kanyang ama na mapabuti ang bawat buhay ng Pilipino. O, pinakamagandang halimbawa sa larangan ng kultura, ina-appreciate ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga artist sa ating bansa. In fact, sa bawat quarter ng taon, naghahandog ang Malacanang ng tinatawag na konsyerto sa palasyo para i-appreciate ang mga kagalingan, talento ng bawat Pilipino. When it comes to housing, alam naman natin na isa rin po yan sa isinulong ng dating Marcos administration sa tulong ng dating unang ginang. Meron tayo ngayon na 4-piece. At hindi lamang 1 million, kung hindi 6 na milyong pabahay ang ipagkakaloob ng Marcos administration para po sa mga walang sariling tahanan na mga kababayan po nating Pilipino sa kasalukuyan. Nandyan din po ang pagmamahal sa kalikasan na pinangungunahan ngayon ng ating unang ginang. Sinusupervise niya partikular yung paghahangad na maging malinis ang Ilog Pasig. May proyekto po para diyan ang kasalukuyang gobyerno. At napakarami pa pong mga proyekto, katulad din po ng pagtatayo ng mga healthcare facilities sa nakaraang Marcos Senior Administrations. Pero ngayon, siyempre sa tulong din po ng ating Kongreso, ni Speaker Martin Romualdez at saka ni Senate President Mig Zubiri, naisabatas po na ang bawat regions ay dapat magkaroon po ng mga healthcare and expert healthcare facilities. Ano, nakalimutan ko lang yung tamang termino pero merong appropriate term na ginamit doon sa batas. Itong mga layunin na to ng kasalukuyang gobyerno, continuity po ito, hindi lamang syempre sa panahon ng dating Pangulong Marcos Sr. Even
kahit sa mga lumipas na administrasyon, kalaban man ito o kakampi sa politika, ipinagpapatuloy ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi ganoon nag-iisip ang isang mabait na leader. Ang isang mabait na leader, hindi niya titingnan kung sino ang kalaban niya sa politika. Ang titingnan niya kung ano ang maitutulong sa Pilipinas at sa bawat Pilipino. Even kahit itap niya ang kalaban sa politika. Nagawa ba yan ng Duterte na pinopo ninyo? Hindi. Sapagkat nung namuno si Duterte, lahat ng kalaban niya sa politika halos ubusin niya sa mga kaparaanan na gusto niya. O, pinakamagandang halimbawa dyan, sino? Si Leyla de Lima. Ipinakulong nila ng mahigit sa 6 taon. Dahil ito ay kritiko lamang. Si Pangulong Bongbong Marcos, mabait ito. Hindi niya gagawin yan. Kahit makailang beses siyang kinikriticize ng Duterte. Kahit sa ngayon, pinagbabantaan ng kudita si Pangulong Bongbong Marcos. May maririnig ka ba sa kanya? Wala. Kasi mabait na tao si Pangulong Bongbong Marcos. Ewan ko na lang sa mga Duterte na pinupuan ninyo. Maraming salamat sa inyo mga tol.